Sabihin mo na nga kung anong sadya mo sa akin bago kita iwan dito kahit panilibre mo pa ako, no? Pagbabanta ni Kara. Okay, listen carefully. I have a job for you. I'll pay you an enormous amount of money. 3 million for this job. Oh, wait, 3 million? As in number 3 and 6 zeros? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Expired na to, Mama. Dapat nirenew mo na to. Pakiusog ng motor mo dito sa mas gilid pa, Ma'am. Wika nito. Sumunod naman kaagad siya na nanginginig pa ang mga kamay. Kumuha naman ito ng ticket at ibinigay sa kanya pagkatapos iyong salatan. Napatulala siya nang makita ang laki ng penalty niya. Dinagdag pa nito na kailangan niyang iwan ang motor niya. Nanlulumo siyang tumungo na lang sa sinabi nito. Laylay ang dalawang balikat na lumisan sa lugar na iyon. Dahil walang makitang masakyang jeep o tricycle, ay nagpa siya na lang siya maglakad-lakad muna hanggang sa makakita siya ng masasakyan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng 7,000 pesos na pantubos ng motor niya. Hindi pa naman siya nakakalayo sa checkpoint ay may narinig na siyang busina ng sasakyan. Mas lalo siyang tumabi sa gilid ng daan at hindi nilingon ang sasakyan sa likod. Ngunit huminto ito sa tabi niya at dahan-dahang ibinaba ng driver ang salamin sa bintana nito. Hop in! Utos ng lalaking 4 beses niya nang nakita. And all of those times ay minamala siya. Siguro ito ang nagdadala ng mala sa buhay niya. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy lang ang paglalakad niya. Hindi naman ito sumuko at talagang sinundan pa talaga siya nito. Maya-maya ay hinarangan ito ang daan niya. Napahinto naman siya at hinarap ito. Ano bang problema mong lalaki ka, ha? Singhal niya rito. Hindi niya na napigilan ang emosyong kanina pa kinikimkim. Galit na galit siya na hindi niya matukoy kung kanino. Basta mainit lang talaga ang ulo niya dahil sa problema niya, kaya mali ang kausapin at istorbohin siya ng mga oras na yon. Wala akong problema sa'yo, pero alam kong ikaw ay meron. Let's talk about it. Hop in. I can help you. Seryosong saad nito. Tiningnan niya ito. Hindi naman ito siguro kidnapper dahil mukhang disente at mayaman naman ito. Mas lalong hindi naman siguro ito rapist dahil sa angking kagwapuhan nito. Don checking on me? Did I pass? May himig birong boses ang pumutol sa pagsusuri niya sa lalaki. Just hop in. Hindi ako masamang tao. May proposal lang ako sa'yo na makakatulong din sa'yo. Pagpapatuloy pa nito. Hindi na siya nagpapilit pa at sumakay na nang abutin nito ang pintuan ng sasakyan at buksan niyon para sa kanya. Anong kailangan mo sa'kin? Curious na tanong niya rito. And who are you? Magkakilala ba tayo? Nasaan na yung postal ID ko? Sunod-sunod na tanong niya. Well, call me Ronnie. And here's your ID. Pagpapakilala nito, sabay abot sa kanya ng kanyang ID. Tinanggap naman niya agad ito at isinilid sa bulsa ng kanyang backpack. Ano yung proposal na sinasabi mo? Hindi na siya makapaghintay sa sasabihin nito. I have a job for you, and that if you're willing. We'll talk about it over a cup of coffee. Anito at saka iniliko nito ang sasakyan patungo sa malapit na restaurant. Inihinto nito ang sasakyan at bumaba na. Bumaba na rin siya at sumunod ito. Di man lang siya hinintay. Napaka-ungentleman. Komento niya sa isip. May nakita siyang bakanteng mesa at dumiretso sila doon ng upo. Lumapit naman agad ang waiter at binigay ang menu. Hindi na tumingin si Ronnie sa menu at nag-order agad ng beer. Order everything you want. It's my treat. Nakangiting wika ni Ronnie. No thanks. I'm not hungry. Tubig lang, okay na ako. Tanggi niya kahit medyo kumakalamang sikmura niya at bigla siyang nag-cravings ng kung ano-anong pagkain. Sakto namang dumaan ang isang waiter sa harap nila na may bitbit na pagkain sa tray. Bigla siyang napalunok.
at huling-huli siya sa akto ni Ronnie na ngayon ay pilit itinatago ang mapangiti. As I told you, it's my treat, sabi nito at kinuha ang menu. Maya-maya ay nag-order ito ng isang burger, french fries at juice. Umalis naman kaagad ang waiter. Tahimik lang si Ronnie na umiinom ng beer habang siya ay hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. So, ano kailangan mo sa akin at dinala mo pa ako sa ganitong lugar? Maya-maya ay basag niya sa katahimikan. We'll talk about it after you eat your food. Sabi nitong nakatingin sa paparating na waiter na dala-dala ang mga in-order nila. Aba, that's super fast. Nagtaka siya dahil isang burger lang in-order nito. Para lang ba yun sa kanya? O para lang sa lalaki? That's for you. Kumain ka na. Utos nito na parabang nabasa nito ang tanong sa isip niya. Hindi naman siya nagpakipot pa dahil mukhang katakam-takam naman talaga ang burger sa harap niya. Mabilis niya itong kinain kasamang french fries at ang pantulak na mango juice. Mukhang nag-enjoy naman si Ronnie sa pinapanood na babae na parang ngayon lang nakakain ng hamburger. Sabihin mo na ang sadya mo sa akin bago kita iwan dito kahit panilibre mo ko. Pagbabanta ni Kara. Kanina pa kasi siya binibitin ito. Okay, listen carefully. I have a job for you. I'll pay you an enormous amount of money. 3 million for this job. Umpisa nito na halos ikinalaglag ng panga ni Kara sa narinig. Wait, 3 million? As in number 3 and 6 zeros? Hindi naman makapaniwala ang tanong niya. Exactly. Kumpirma naman ito. Wow! At anong trabaho naman to, mister? May ipapapatay ka ba? Walang halong birong tanong niya. Nope. Wala akong ipapapatay sa'yo. Kung wala, eh para sa naman yung ganyang kalaking sahod, Eber? Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Wala akong ipapapatay sa'yo, pero may ipapabuhay ako sa'yo. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa mata ni Kara. Hoping na hindi ito tatanggi. Ay, ikaw naman sir. Joker ka rin ano? Wala po akong special power para bumuhay ng patay. Ani ang pabiro, ngunit may halong katotohanan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. I want you to be the surrogate mother of my child. Diretsong sabi niya. Surrogate mother? Paniguradong tanong niya. Alam niya kung ano yon. Aba, loko ka! Anong tingin mo sa akin? Bayaran! Biglang nag-init ang ulo niya. Umakyat yata biglang dugo niya sa ulo. Akmang tatayo na siya at iiwan ito, ngunit naagapan ito ang kamay niya na ikinabigla nilang pareho. Wait, listen! Parang pareho silang nakuryente sa simpleng pagdapo ng balat niya sa balat nito. Nabitiwan naman kaagad nito ang kamay niya. Hindi ko alam kung bakit ako napili mong maging surrogate mother ng anak mo. At hindi ko rin alam kung bakit kailangan ninyong magpa-surrogate pero problema na ninyong mag-asawa yon. Huwag na ninyo akong idamay sa problema niyo. Halos hindi pa humihingang sabi niya sa bilis ng pagkakasabi niya. Epekto ata ng parang kuryenteng dumadaloy kanina sa katawan niya. I'm single. Iyon lamang namutawi sa labi ni Ronnie. Habang naaaliw na nakatitig sa labing, ang bilis kumibot na parang may hinahabol. Nagugulahan naman na patitig si Kara sa lalaki. Single tapos naghahanap ng surrogate mother? Nakataas ang isang kilay niya na nakatingin dito. Indikasyon na wala pa siyang naiintindihan sa sinabi nito. Alright, kaya nga sinabi ko makinig ka muna para maintindihan mo. Umpisa ni Ronnie sa himig na seryoso. Tumangu lamang si Kara at seryosong nakinig. Tama din naman ito na kailangan niyang makinig muna bago mag-isip ng kung ano-ano. Again, I'm single. Gusto ko lang magkaroon ng anak. Well, not really me, but my parents too. Pinipilit nila ako mag-asawa na para magkaroon na ng apo. Nakaka-pressure na kaya naisipan ko na lang na bigyan sila ng apo. Kaso ayoko naman mag-asawa. Not in the near future. And why you chose me?
Sigurado naman na marami kang girlfriend sa mga babaeng willing gawin yon for free pa siguro. Maanakan mo lang sila. Putol niya sa sasabihin pa nito. Yup. It's true na maraming willing dyan. But I have reasons of why I shouldn't hire them. Bakit? Curious na tanong niya. Why? Because they like me. I'm sure they'll do everything to have me. And the reason why I chose you is because you don't like me. Isang malalim at blangkong titig ang ipinukol ng mga magagandang mata ng lalaki sa kanya. Wala siyang mabasa kundi parang sinasabing, "The feeling is mutual, Kara." Tumangutang-ulang siya. "That's right. You got it." Pagsang-ayon niya. "Nandiyan na tayo. Gets ko na ang rason mo, but still, hindi pa rin ako papayag. Kung wala ka na ibang sasabihin ay aalis na ako." Akmang tatayo na siya habang inaabot ang bag sa katabing upuan. "$3 million is a lot of money. Do you think it won't help you solve your problems?" Hindi pa rin ito sumuko. Napahinto naman siya sa akmang pag-alis. "Yeah, that's a lot of money." Naguguluhan na tuloy siya. Tumayo na rin si Ronnie at tinawag ang waiter. Nag-iwan nito ng 1,000 at sinabayan na siyang lumabas. Pagkalabas niya ay lumingaling kaagad siya para magpara ng jeep. "Ihahatid na kita sa inyo," offer nito. "Salamat na lang, mister. Pero may iba pa akong pupuntahan." Tanggi niya rito. Kahit ang totoo ay didiretso siyang uuwi ng bahay. Ang daming nangyari ngayong araw at kailangan niya magpahinga. Sasabog na yata ang utak niya. "Okay, hindi na kita pipilitin. But in case magbagong isip mo, let me know. Here." May inabot itong calling card sa kanya. "Ronnie Gonzalez, CEO. Aba, at mayaman pala talaga ito, kaya walang pakialam kung ilang milyon ang itatapon lang nito basta." Inilagay niya ang card sa bag niya at nagpaalam na. Tiyempo naman ang pagdaan ng jeep kaya pinara niya na ito. "Rojas Manong," sabi niya sa driver at saka nilingon ang naiwang si Mr. CEO. Nakita niyang sumakay na rin ito ng kanyang sasakyan. $3 million. Wow. Parang isang panaginip lang na mapapasakan niya ang perang yun kung sakaling papayag siyang magdalang tao sa anak nito. Well, mahirap din naman magbuntis. Hindi rin basta-basta ang panagdadaanan ng mga buntis. But having $3 million for that? That's a lot. A lot nga ba? Kaya ba niyang iwan ang kanyang anak kapalit ng 3 milyong piso? Iyon ang parte na mahirap. It's not worth $3 million. Maybe more than that. Siguradong mahirap iwan ang isang sanggol na galing sa sinapupunan mo. Kaya siguro kung susugal siya, she needs to ask more than $3 million. Ano kayang gagawin ko sa 3 milyon kung sakali? Kailangan ko sigurong unahing palitan ang motorbike ko ng bago. Tapos, ang iba, ininegosyo ko para magkaroon ako ng sarili kong negosyo nang sa ganun eh, nakasakaling swertehin at aangat naman ang buhay namin. Ang kapatid ko pa, kailangan din niyang pumasok sa kolehiyo sa darating na pasukan. "Bayad, miss, pakiabot. Sarmiento Manong, isa lang." Pakisuyo ng katabing pasahero sa kanya na pumutol sa mga plano niya sa isip. Tinanggap niya ang perang 20 pesos at inabot sa driver. Pagkatapos ay inabot naman ng driver ang supli nito na inabot naman niya at binigay sa katabing pasahero. Kung papatulod na lang kaya niya ang offer ni Ronnie yun, hindi kaya siya magsisisi sa desisyon niya? Sigurado makakatulong ang perang yun para mabago ang buhay nila kung gagamitin niya yun sa tama at mapalago ang negosyong naisip niya. Pero ano na lang ang sasabihin ng nanay at kapatid niya? Na nagpaanak siya tapos iniwan niya? Na anong klaseng nila lang siya na pumayag na gawing trabaho ang magpabuntis for the money? Hindi kaya mas lalong lalala ang sakit sa puso ng nanay niya? Ang reputasyon niya? Hindi kaya mas lalo siyang pagtatawanan ng mga taong kakilala niya kapag nalaman ang ginawa niya? Siguradong magmumukha siyang desperadang magpakayaman
sa gagawin niya kung sakali. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang magiging desisyon ni Kara? Tatanggapin kaya niya ang alok ni Ronnie? Ano-ano kayang mga gagawin niya para mag-come up sa isang desisyon? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.